But aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Linlang, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Linlang para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Iba ko sa'yo eh. Good boy ka dito eh. Kaya idol kita eh. I mean, bukod sa pareho tayong gwapo ah. Pareho tayong faithful sa asawa na. Di ba? Kaya loves na loves ko yun si Emma eh. Maganda na. Mabait pa. Tara, miss na miss ko na talaga yun. Oy! Victor! Tol! Oy, tigil niyo yan! How dare you! Report us to the captain! Pass me the wrong path, my friend! Victor, ilabas mo yung bangis mo! Ilabas mo yung bangis mo, Tol! Oy! Now you learn your lesson! Let's go! Victor! Tol! Tol! Okay ka lang? Tumayo ka nga! Ba't hindi mo pinatuloy yung mga yun? Isang uppercut mo lang yun eh! Okay ka lang? All right. I know, Paolo, but the question is for you, no? So, alam kong inaral mo yung pagiging OFW mo dito. Meron ka bang kinausap na seaman or a case study na inaral mo para lang maramdaman mo talaga yung struggle ng isang taong mapapalayo sa pamilya? Sir MJ, not necessarily a seaman, pero OFW. Okay. Para sa akin kasi, alam natin lahat yung pakiramdam, o halos lahat yung pakiramdam na nalalayo ka sa mga taong mahal at yung sakripisyo na ginagawa mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal mo na naiwan mo. So parang yun yung pinaghugutan ko. And aside from that, nung nag-shoot nga kami sa barko, actually yung kapitan na po mismo nagsabi, oh, parang ganyan din yung itsura namin pag lumalayag kami ng matagal, mahaba na buhok, lalakihan na yung tiyan. So na-physicalize mo siya, no? Nakuha mo yung kasi for the captain of the ship to react like that, ibig sabihin effective talaga. Alam mo nung weekend parang nag-research ako, parang say so parang as of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagkatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety because they don't know kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din ako mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman ako nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research na lang yun. Okay, going to that next topic. LDR. Sabi daw talaga nila, long distance relationship, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Danica, nung binubuo nyo ba to, may ganong kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi diba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas dun kami nag-ano. Kasi minsan, nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay. Pero emotionally distant, yung parang ano. Ay, talaga? Mas yun yung kina-capture namin pag nag-i-interview kami. So, parang dun lang, ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung diba,
umalis ka sa comfort zone mo. Katulad din yung pinakita sa scene, kasi diba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manapak eh, pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nag-ano siya, nag-pull back, diba si Victor. Okay, we have a next video. Let's play it. Yana, ang ginabi ko yata. Kumain na ba kayo? May ulam pa dyan sa ref. Sige, salamat. Dali. Okay ka lang ba? So that scene naman is because there's a void na nawala yung kanyang mahal sa buhay. May ibang pumupuno. Yun ba yung, Danica, also that you discovered sa mga families na na-interview ninyo? Yun talaga, yung pag emotionally vulnerable yung tao, tapos may automatic na available. Kahit sino yun, o kahit... Totoo ba yan? Ano siya eh, kasi parang may emptiness ka na... May mga cases kami na parang very, ano diba, ang cases ng pangangaliwa sa call center. So, nanggagaling kasi yun sa, as basic as ano ah, pag nag-graveyard shift ka, siyempre yung mga gabing hindi mo kasama yung asawa mo, tapos nag-away kayo, nagkakaroon siya ng opening eh. Tapos may makakausap ka na katrabaho. As basic as that, ha. Hindi na LDR yun, ha? Hindi na LDR yun. Pero yung may opening. Right. So, yun, kaya pag emotionally vulnerable talaga ang tao, you need to be aware na hindi ako okay. Kasi anything na mahawakan mo na magpupuno yung emptiness na meron ka, kahit mali, kakapitan mo talaga. Kakapitan mo. Pao, Kim, kayo ba? Are you okay sa LDR? Setup? Well, given the chance, sana hindi. Pero, kung wala talaga choice, you know, try to make it work. Try to make it work. Kim? Ako, ano naman eh, depende naman kung gaano mo ka mahal yung isang tao. Kung willing kang maghintay, kung willing ka. Pero, least na yun sa pwede kong tanggapin. Pero syempre, masarap pa rin pag nandyan siya, kayakap mo, mahawakan mo, nandyan sa tabi mo. Pero mahirap kasi pag sobrang layo. Depende na lang kung gaano nyo ka mahal ang isa't isa. Hindi ko pa naman na-experience. All right. Okay, we have another video na ipapanood sa kanila. Panoorin natin ito. Sino eh? Sorry, kuya. Yung susi. Ang kotse. May kailangan pa kayo, kuya? Wala na. Kung meron pa, pasabi na lang. Sigurado ka ba talaga dyan kay Mateo? Laki utang na loob sa akin nun. Hindi magsasalita yun. Oh. Ano yan? Solar system. Di ba kailangan ni Abby? Ayun. Okay.
I think this scene talks about yung mga enablers, yung mga konsentidor sa ginagawang kalokohan ng mga kaibigan. What are your insights on that, Race? Do you consider them accomplices? Yeah, it's hard to argue na if ikaw mismo alam mo mali yung ginagawa. Pero imbis na instead of trying to stop them from doing it, you're helping it. You're making the job easier for them, and you're pretty much just as guilty, diba? So, saka minsan hindi natin masabi kasi wala tayo dun sa posisyon. Kasi iba din yung level of friendship eh. Kasi ang pinaghuhugutan dito is malaki ang utang na loob mo kay Alex. Kaya ganun na lang din yung loyalty mo sa kanya. But do you think just in real life maja-justify yon? I mean, nangyayari yon in real life? Oh yeah, that happens in real life, pero nangyari na sa iyo? Basta all I can say is in relation to Mateo's character, even if it seems fun to break the rules, it's hardly ever rewarding. Mm-hmm. So all right. Meron ito, exciting tong next na video natin. Let's play this. Hiwalay. Mas makakabuti sa atin to. Kasi hindi ko naman mabubura sa isip mo yung nagawa ko eh. Sa tuwing nag-aaway tayo, lagi mo nalang may isip na niloko kita. Kung tatanungin bakit ngayon, masasagot mo ba kung natanggap mo ako na buong-buo? Kung napatawad mo na ba ako sa nagawa ko? Na matatanggap mo na may ibang lalaking humalik sa akin? O diba? Kaya mas mabuti nang ayusin natin kung paano tayo maging magkaibigan para sa anak natin. Okay, ang tanong ngayon dyan, Kim and Pao, can a husband just accept the offer of friendship from a cheating wife? From a wife who cheated? Pao, what do you think? It's not that easy. Not easy. I think immediately, hindi. Pero minsan sa katagalan na rin ng panahon at sa siguro depende na rin kung paano kayo mag-usap sa isa't isa, kung yung patutungo nyo sa isa't isa maayos. Parang I think over time or eventually pwede. Kim, ikaw naman. Parang napaano ka eh, jaw drop ka doon. Lahat naman ng sugat, hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. And para na rin siguro sa sitwasyon ni Juliana and Victor, may anak kasi sila, so may consideration din nakasama sa time, acceptance, and be considerate para sa anak niyo, para hindi naman siya matrauma or ganun. I-set aside mo na yung hate. Pero yun nga, may time at yun nga, may oras na kailangan daanan yung proseso. Hindi naman din kasi siya in one click, okay, papatawad na kita, magbati na tayo para sa anak natin. May oras talaga. Ayan. Buwan, taon, or a decade. Maganda yung nabanggit mo na yung anak kasi tungkol dyan yung ating last video na inianda. Ito, panoorin natin. Nagkaayos na ba kayo ni Victor? Anong akala nyo na? Hindi naman huwaway bata to na sa isang upuan lang ay magkakaayos na ho kami. Sabihin mo lang sa akin na may ginagawa ka, mapapanatag ng loob ko. Bakit ho ba napaka-importante sa inyo na magsama ulit kami ni Victor? Samantalang marami namang mag-asawa dyan na hiwalay na. Wala din namang pagkakaiba dun. Kaya makikiuso ka? Gusto mo bang maramdaman ng anak mo yung pinagdaanan mo?
La, hindi naman ako makikipaghiwalay sa anak ko. Hanggat mahal ko si Abby, hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya. Mahal din ni Abby ang tatay niya. Hindi mo masisiguro yan. Ayan. So, ang tanong natin... Kaya mas maigi, magkaayos kayong mag-asawa. La, iba na yung kailangan ko. Iba na rin yung hinahanap ko. Hindi na mabibigay ni Victor yun. Kapatay, nagbago ba? Itatapon na yung luma. Yun. Akala ko magkasalita pa si Lola Pilar. Akala ko meron pa siyang input. Okay, ang pagkakaroon ba ng anak ay sapat ng dahilan para sa nag-away na mag-asawa na ayusin ang kanilang nalamatang relasyon kahit wala nang nararamdamang pagmamahal? In other words, can they be friends pa rin? Inay? Pwede naman. Kasi kung nag-start kayo as friends, pwede kayong ang ending, friends pa rin. Alam mo, Nay, may interesting question pala ako. Naalala ko bigla. Isa sa napansin ko sa Linlang was, can you really hide the problem sa anak? Lahat tayo naging anak. Naitatago ba talaga sa atin yung nangyayaring problema sa mga magulang? Hindi. Kasi ang mga bata, akala mo lang ano sila naglalaro dyan. Pero ano, dumbo ears yung mga yan. Alam nila yan. Kasi dumbo ears din ako noon eh. Right. So alam ko yung nangyayari. Napaka-sensitive nila. Kahit wala kang sinasabi, alam nila. Kasi magkukwento yan pag medyo malaki-laki na. Yes. O diba nung ganito, ganyan, kay ni Daddy, ganito, ganyan. Nangyari kay Abby yun. Mm-mm. Nangyari kay Abby. Na-verbalize niya kay Victor. O diba, napanood ko yung scene. Sa gym yata yun, nagsasalita siya dun eh. Yung eksena. Kim, Pao, did you learn something? Kasi, especially you, Kim, no? Kasi hindi ka pa nagkakaanak. But may natutunan ka ba dito on how to handle, kung sakaling maging nanay ka in the future, issues hiding it from the kid? Actually, wala ka talaga matatago sa bata eh. Kasi nandyan lang naman sila sa gilid. Tsaka, hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nila. Ako naman naging anak din ako. And then, hindi rin natago sa akin yung problema ng mga magulang ko. And hopefully, in the future, may paliwanag ko ng maayos sa anak ko kung ano man ang nangyayari sa paligid para hindi rin siya matrauma in a way. Or hindi iba yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa magulang niya. Alright. Pao, ikaw, you're already a parent. So, how did you handle that? Sa akin naman, Sir MJ, parang you always try to not take negative things or negative side na nakikita mo sa parents mo. Pero subconsciously, while growing up, parang nagagawa mo in a way. So what I really like doing is or tried is really focusing on myself and looking within. Kasi parang ang hirap mag-ayos ng iba kapag hindi mo pa naayos yung sarili mo or kapag alam mong hindi ayos yung sarili mo. Galing. Yeah, you do. Yeah.